the 5 PM bulletin na inisyo ng ating ahensya. Ito yung ating latest satellite imagery, nagpapakita pa rin na itong bagyong si Inday ay nandito pa rin sa East Philippine Sea. Ito ay halos hindi kumikilos ng sa kanyang lugar at halos din na hindi pa rin ito lumalapit sa ating bansa. As of 4 PM today, ito ay nasa layong 1,045 kilometers sa may silangan ng east ng Northern Luzon. Nagtataglay ito ng hangin aabot ng 75 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na aabot ng 90 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos makanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang nakita lang natin ngayong hapon, itong umahabang extension o yung trough ng bagyong si Inday ay nakakapekto na ngayon dito sa Eastern Visayas. Kaya inasaan natin, dyan sa may Eastern Visayas magkakaroon ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog. Meanwhile, the rest of the country including Metro Manila ay magkakaroon pa rin ng maaliwala sa panahon maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. And ito na yung ating latest track as of 2 PM. Nakikita natin na dito pa rin yung bagyong si Inday at nakikita natin ito ay kikilos nga papalayo dito sa ating papalapit dito sa eastern Taiwan area, ngunit malayo pa rin sa anumang bahagi ng ating bansa. Still, nakikita natin na magta-typhoon intensity ito at nakikita na natin ngayon, no, possible na lumabas pa rin to ng ating area of responsibility na by Monday. So, ito nakikita natin. Pero, possible pa rin magbago yung exit time natin ng bagyong si Inday. Depende sa magiging galaw niya bago lumabas dito ng ating area of responsibility. So, anong inaasahan natin? So, still, malayo pa rin naman ang bagyong si Inday para makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Nangangahulugan na wala pa rin tayong inaasahang mga pag-ulan na direkta na dala ng bagyong si Inday. Still, wala pa rin tayong tropical cyclone wind signal na kataas at maliit na maliit pa rin ang tsansa na magkaroon tayo ng signal sa mga susunod na araw. At inaasahan pa rin natin ng moderate to rough seas dito sa Seabirds Extreme Northern Luzon. At ito tayo still risky pa rin, umapanganib pa rin para sa mga may maliliit na sasakyang pandagat at sa ating mga kababayang mangingisda. So ito yung ating track and intensity forecast. So, nakikita natin na possible pa rin na northwestward direction itong ating bagyong si Inday. At ito ay by Sunday, papunta ito sa vicinity ng Ryukyu Islands dyan sa may southern Japan. And nakikita natin, possible pa rin ang intensification to severe tropical storm within the next 24 hours. And after that, nakikita natin na possible na mag-typhoon intensity hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility. Then, possible rapid intensification pa rin, possible pa rin na magbiglang lumakas itong ating bagyo habang nandito sa East Philippine Sea. Then, inaasahan natin ang exit ng power is either Sunday or Monday, pero nakikita natin na possible by Monday na ito tuluyang lalabas ng ating area of responsibility. Kung hindi pa rin magbabago yung kanyang magiging galaw sa mga susunod na oras. Dahil nga, wala itong direktang epekto sa ating bansa, so inasahan pa rin natin, dyan sa Bicol region, ay magkakaroon pa rin tayo ng maulap na papawirin bukas na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat-pagkulog. The rest of Luzon, including Metro Manila, ay magkakaroon ng maaliwara sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura dyan sa Tuguegarao City bukas ay mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 25 to 32 sa Lawag area, Baguio City 17 to 23, at dyan sa Legazpi City ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tagaytay City is 23 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Puerto Princesa, at sa Mikalayan Islands ay mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, may kainitan sa madaling araw sa 25 degrees Celsius at posibleng umakyat siya ng 33 degrees Celsius pagdating ng tanghali. Kaya ito yung inaasahan natin dahil nga mataas pa rin ang chance ng mga afternoon thunderstorms, kaya yung ating pinakamainit ay posibleng maramdaman bago tayo magkaroon ng isang thunderstorm. Dito naman sa Visayas and Mindanao bukas, inaasahan pa natin ang Eastern Visayas ay magkakaroon pa rin ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. The rest of Visayas and the entire Mindanao naman ay magkakaroon pa rin ng maaliwala sa panahon, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura dyan sa Tacloban City ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius, 25 to 32 sa Metro Cebu area at Iloilo City. Dito naman sa Cagayan de Oro, agwat ng temperatura bukas ay mula 23 hanggang 31 degrees Celsius, 25 to 33 sa Metro Davao at sa Zamboanga City ay mula 25
hanggang 33 degrees Celsius.